Kasama-sama dito pa rin sa TikTok! So, senior moment ang tawag po dyan. At pagka-senior moment, kailangan mo daw ng glutathione. Ay! Na talaga, pampabata daw yan. At saka maganda sa kalusugan. So, pag-uusapan natin ang glutathione at dalawa pang ibang bagay. SIM registration. Ewan ko ba, may issue ba dyan? Tapos, yung isa pa ay... Street food! Yan ang gusto ko. Basta pagkain. Ang street food. Oy, ano na ha, talaga. Sausaw mo sa glutathione. Okay. Ang tanong dito ay... Okay ba ang glutathione? That's number one. Yeah. Pero may sagot na yun eh. Glutathione, kailangan talaga ng katawan natin yan. Pero dumating ang panahon na nagkaroon na ng mga issue. Tingnan muna natin, ano ba ang issue sa pagpapaputi? Bakit nga ba napaka-obsessed ng marami, lalo mga Pinay. Brown skin, yes. Olive skin, kayumanggi. Ganon. Yes. Habang yung mga mapuputi nagpapaitim, tayo mga medyo kayumanggi nagpapaputi ng pilit. Yeah. Hanggang sa sumasama na ang epekto. Yeah. Okay, panoorin muna natin ito. Naghahanap ka ba kung ano yung pinaka-effective na glutathione? Well, ito yung mga top 10 na pwede kong ma-recommend na best glutathione. Kasi ito pala, excited ako dito. Ito talaga yung gamit ko. Effective siya sa akin kasi sobrang ang puti ko ngayon. Ganito yung itsura ng packaging niya kapag bago. Tapos ganito naman yung itsura niya, yung capsule. Sa social media, mapapanood ang sari-saring testimonya kung paano gumanda ang kanilang kutis matapos gumamit ng tinatawag na glutathione capsule. Maiinganyo ka naman talagang bumili dahil tunay nga naman, masisilaw ka sa puti ng mga modelo. Sa mga mall, spa at clinic naman, parang kabuting nagsulputan ang mga glutathione drip. Ibang paraan naman ito, ituturok naman ang gluta sa katawan sa pamamagitan ng intravenous fluids o IV. Si Aki Mitu, isang social media influencer, na insecure daw sa maitim niyang kutis noon, kaya sumubok ng sangkaterbang skincare upang kuminis. Pero walang epekto. Simula daw nang magpagluta drip si Aki, abay eto na siya ngayon, as white as snow. Napansin ko po nung mga katagalan na nawala din po yung pimples. Parang madami din pong benefits yung gluta drip sa akin. Puhunan po talaga namin yung ano eh, yung looks po, 'di ba? So kailangan fresh ka, nag-glow, kutis artista. Ayon sa dermatologist na si Dr. Grace Carol Beltran, hindi may kakailang malaking tulong ng glutathione upang labanan ang cell damage sa katawan. Meron itong antioxidant na hindi kayang i-produce ng ating katawang mag-isa. May potential talaga siya for doing something good, no? Kasi it is considered as the master antioxidant. It delays the aging process. It corrects your cell damage due to oxidative stress. Pero kung gagamitin ito bilang pampaputi, lalo na sa pamamagitan ng intravenous o IV drip, hindi raw malayong magka-side effects ang pasyente. Depende sa paggamit o dosage at ang timbang ng gagamit. Pag tinake mo siya orally, it has to pass through your stomach. Yung gastric juices doon, it can damage a certain portion of what you have taken. So hindi yung absorption mo is not maximal. Unlike the intravenous injection na maximum yung absorption agad. Kaya kung
kung ano, mas effective siya, pero mas malaki din yung chance mo magkaroon ng complications. Ang problema, naglipa na ang mga clinic, salon at spa na umano'y nagbibigay ng quality GlutaDrip ngayon. Dapat hindi nila pinapayagan na sa mga salon-salon lang. Dapat may dermatologist, o kaya sabi natin, doctor who is knowledgeable about all these ingredients that they are injecting. And then there should be a nurse who can inject it. Or somebody who's licensed to inject. FDA na nga nagsasabi na hindi siya safe kasi it could produce severe allergic reactions like anaphylaxis, Steven Johnson syndrome. It can produce acute renal failure, vasculitis, difficulty in breathing. Ang tanong, bakit nga ba kasi gustong-gusto ng mga Pinoy ang maputing balat? Na-brainwash na tayo na white is beautiful. White is attractive. Kasi pag maputi ka, kahit na anong suot mong damit, parang bumabagay agad. No? Unlike when you are dark, you have to choose your clothing, yung mga color. Again. Tuluyan na nga bang maglalaho ang kulay kayumanggi? Pag-usapan natin dito sa TikToks! Gluta! Gluta! O, tingnan nyo, sabi ni Doktora, maganda ang gluta tayo para sa katawan. Talagang, it's very good for the body. Kasi nga, sabi niya, mega... Antioxidant. Ang galing. Kung, alam mo, ngayon ko lang nalaman yun. Na alam ko maganda yan para sa liver. Tapos, ngayon ko lang nalaman kay Doktora na it's one of the best antioxidants sa katawan. Mm-hmm. And cell regeneration. Pwede na ba ako, Doktora. Ako rin po ako, endorser ng Gluta product. Pero kasi, I think yung Gluta tayo, nagkaroon ng negative effect lang yan nung inabuso. Diba? Yeah. Nung nagkakaroon na ng mga drip-drip, tapos nagkaka-aksidente. Mm. Pero yung nga sinabi ni Doktora, it has to be a licensed practitioner. Yes. Whether that's a nurse or a doctor, wag lang daw sa mga parlor-parlor na mga estheticians lang. Pero, na naglalagay. Pero hindi ah. Pero kasi naman, pera kasi usapan yan. Mm. Alam mo, marami na gusto mababae na nasa, konting pera lang, makatipid. Kaya naman pumapatol sila sa mga ganun. Kung nabibenta lang yan sa, ninalako lang yan na, gluta! Di pinakyaw ng... Parang balot? Gluta kayo! Di ba? Gluta! O kaya sa bus, bilang gluta, apat! Sobrang! Pero kasi naman, Alex, kung ikaw ay gusto nga pumuti, hindi na ako pupunta sa parlor kung nagtitipid ako, di siguro capsule na lang para mas safe kaysa sa yung ituturok sa akin. Pero ang sabi ni Doktora, mas mabilis at mas efficient and effective kung intravenous. Kung hindi, turok, pero may kamahalan. May kamahalan. Kung lihiti mo. Kaya sa mga salon, ino-offer na rin na service yung glutathione. Yes. Kasi sa amin, sa LGBT community, sobrang sikat talaga yan. Kasi, fresh. Lahat ng mga LGBT na nagpapagluta, syempre gusto nila gumanda yung skin. Kasi aminin mo, pag nakagluta ka, di ba, cutis artista, yes. Sinasabi nila. Uh-oh. Like, una ko yung nakita sa mga artista, sabi ko, bakit diba yung skin nila? Bakit sila parang may glow? Mabuti na, pero may glow. Uh-oh. Gluta pala yun. So, nung nalaman na yan ng community, readily available na rin yan para sa aming sister. So, lahat ng LGBT, lahat ng mga gustong talagang beauty babae, talaga. Beauty talaga, kailangan ng glute. Kasama na sa kape, ganun. Hindi, marami rin namang LGBT na happy sila in their own skin. Meaning na morena. Kasi lalo na nung maraming nanalo ng mga morena na beauty queen, di ba? Parang, hindi ko na kailangan ng glute. Marami namang nanalo na magkandang kayumanggi. Pero, iba rin kasi talaga pag nakagluta ka. Magkano ginagastos, alimbawa, ng isang trans? Alimbawa, yung talagang average. Mong i-maintain. And how often? Mm-hmm. Once a month ba yun? Noong nagpapagluta ako before, sponsored kasi ako. Anyway, noong nagpapagluta ka every week. Kaya lang kasi intravenous, para sobrang ng veins ko. Maliliit. Baby veins, spider veins. Kaya tinigilan ko siya kasi parang ang hirap. Pero ang weekly dapat yan. Weekly kung maganda. Pero napansin ko talaga, parang wow. And pag medyo gumagaspang na. Pag gumagaspang. Parang kulang ka na yata. Pero gano'ng katagal bago mo nakikita yung epekto? Kung a few months. What is a few months? 6 months, makikita like, maybe mo like na. Maybe like that, half a year. Makikita mo na. Maramdaman mo talaga, parang wow. At saka nakakaano ba yan ng mga pores? Nakakasarap ba yan? Nakakaliit. Actually kasi, yung gluta, pag gluta lang, medyo matagal pa yun. So pag minsan may mga promo ng gluta drip,
diet na may kasama ng vitamin C. Kasi kailangan mo kasi talaga siyang inumin with vitamin C. Ako tinigil ko din yung drip ko kasi nga para sa kami ni G3, kala mo man dugumbughaw sa liit ng mga veins, di ba? Kala mo galing sa Inglaterra yung mga veins, ganun, pinanganak. So hindi ko na ano, pero nagugluta ako ng capsule. Pero ayoko pumute. For ano lang ba? Yes. I like your color. Gusto ko na ganyan. Talaga ako pumute. Ako rin. Nagpapaaraw pa nga ako para para umitim ako, di ba? Mas gusto ko yung... Mas nakakapaya. Natural. Oo. Parang I feel I look healthier. Hindi mo na kailangan mag-makeup. Pero si Alex, anong reaction mo? Ang gusto mo bang babaeng maputi o gusto mo yung morena? I'm sure parang maputi. Parang wala ka. Parang hindi ka nakakalit. Kasi wala pa yung gluta. Papaya soap lang ang uso. Papaya to sa babanlawan. Babanlawan. Papaya soap at saka naman si. Normal naman talaga nung... Dati pa rin, lagi natin na-associate yung... Ano yung puti, sa ganda. Tapos ano, di ba? Sa discrimination sa America, blacks and white, ganon. Prefer namin talaga maputi. Ako ha, ako, maputi. Kasi, parang na-associate sa linis. Oo. Di ba? Di ba, tamo ha? Di ba pagka maitim ng konti, di ba yung singit umiitim din? Akala mo. Yung ito ba yung singit? Yung libag. Pakitaas mo ang kilikili, ano? Kasi weird naman na maitim ka, tapos puti yung kilikili mo dito. Kaya hindi... Ano yung sabihin nun? May makeup? Kaya nga, ibig sabihin, hindi ka na-associate lagi yung puti sa ano, di ba? Pink ang ano, whatever. Ano? Yung pink? Pag naka-pink na underwear, angat. Pag naka-pink na underwear, angat. Eto pa, kahit sa mga... Total, napag-uusapan din natin. Sa multo, kita mo, dati may black lady sa white lady. Nawala yung black lady, ah. Hindi sila nag-work, eh. Hindi sila nag-work, di ba? Black lady ka, nagpapakita ka sa dilim. Di ba, pag nagpakita ka sa dilim, sasabihin pa, sang ka? Kaya pinakita ng white lady. Nagugluta tayo na yung mga multong. Oy, at least honest si Alex. Sinasabi niya, talagang gusto niya makinis, maputi. Oo, di ba? Pero makinis, ano? Maputi, pero ba't ganun? Oo, pero hindi ibig sabihin, kung hindi ka makinis at maputi, hindi wala ka ng kaluluwa. Sinasabi niya. At saka, hindi lahat ng maputi makinis. Ahoy, may mga kilala akong super genome na mga anes. Pag ginan mo, ay, ning. Gaspang. Hindi lahat pinabagayan ng puti. Di ba may iba parang espasol na yung itsura? Hindi ba ang sobra yata. Ang peg nila papel na. Pero ang pagpapalabas na kagandahan, gaya ito lagi mayinig sa mga lalaki. Maganda yan, maputi lang yan. Tignan mo pag nagmurena yan, lalabas ang kagandahan. Kasi ang tunay nagpapalabas ang kagandahan. Finish mo. Morena. Kasi katulad niyan, pag tinanong niyo ako, ano gusto ko? Puti. So, pag sinabi maputi, hindi ko nirepresent yung buong kalalakihan. Yes. Preference ko to. Diyan nagsisimulang bashing eh. Maghanda ka na. Pag tinanong ka, tapos pag sumagot ka, parang, uy, ba't ganun ang sagot mo? Ito po, ano ko. Pero hindi, kami mga lalaki, pag nag-uusap kami, pag morena, ang tunay na ganda, morena pa rin. Totoo. Sa ibang bansa, di ba, madam? Oh, hinahabol. Pag sa ibang bansa, kahit saan ka pumunta, lalo na sa Europe and sa US, ang talagang, na-amaze talaga sila sa kulay natin, sa kayo manging ano, kaligatan. Kayo manging kaligatan. So, na-amaze sila. Hindi nila din maintindihan yung nakausap ko ng French na kaibigan ko. Kaibigan ko, asawa ng kaibigan ko. Bakit sila na-amaze? Kasi, di ba yung sila, ang kulay nila talaga, kahit paarawan mo, mamumula lang eh. Mamumula. Sila mamumula. Tayo daw, saan ba natin daw nakuha yung ganun? So, parang nakaka-proud pag ganun yung kulay mo. Tsaka, kumbaga, ayaw talaga nila ng maputi. Ewan ko ba kasi... Pero ito lang ha, magdahan-dahan lang tayo. Kasi okay, personal choices yan. Yes. Personal choice. Ako, I like to be dark. Okay? Yeah. I like to be dark. Yung iba gusto maputi. Okay? At makinis. Pero, nung gumawa ako ng pag-aaral dati, bilang reporter, merong leading brand noon. Mm-hmm. Okay? Leading brand. Sabi niya, 500 milligrams glutathione. Okay. Oh. Pinaaral ko sa FDA, tsaka sa PPAC dyan sa Ateneo. Lumabas 5 milligrams lang ang laman. Ng bawat kapsula. Capsule. Ang laman niya, puro, ewan ko kung pulbos na lang yon or vitamin C kaya na lang. Kaya pa umabot ng 6 months. Okay, ngayon, nagalit sa akin, pinadyaryo ako. Naku, humana pa ako na eksperto sa Amerika. Tapos ang ginawa namin nun sa news,
10 brand ang pinaaral namin. Mm-hmm. Tatlo lang ang pumasa. Oh. So, ibig sabihin, Ate Coring, nag-black propaganda ang bintang sa'yo sa gluta? Mm-hmm. Yes. Nagkataon, black propaganda daw. So, walang pero, truth in advertising doon. No, you have to be very careful of the brand. I think kung talagang maa-addict ka sa isang brand, ipaaral mo, hindi masyadong mahal, ha? Sa pipa, kung anong pinapasok mo sa katawan mo. Correct. Kasi delikado. At yumayaman sila ng yumayaman. Pero, sa kakaparanggot na puhunan nila. Ang tanong ko kasi ngayon is, nakakahiya bang aminin na nagpapagluta ka? Or hindi. Now, it doesn't really matter? Hindi. No, ngayon hindi. Hindi. Talabas lang sa mga anak mo, yung tunay na kulay mo. Amin ka rin, eventually. Alam mo lang ang puti mo, tapos pinabibinyagan mo yung anak mo na medyo morena, medyo... Uy, may kakilala akong gano'n. Ang aga namin nag-beach Nag-beach kami. Binabad mo sa araw talaga yung anak mo. Alam mo, ang napapatuloy talaga mga anak mo, kahit ang paayos pa yan. Ilong mo, paayos lalabas. Mo. Lalabas. Diba? Kaya kapag 3 years old na yan, anak, halika na sa ano. Tuturo ka na kita. Hindi na ako makapag-adjust, ikaw na lang mag-adjust. Diba? So, basta, ang glutathione, hindi yan masama, nasa paraan ng paggamit. Yes. At kung ano ang ilalagay mo sa katawan mo. Tsaka kung afford. It's a preference, ha? Tsaka kung afford. Tsaka kahit anumang kulay, dapat kung feel mo talaga maganda ka, maganda. Maganda. Yes. Love the skin you're in. Yes. Sa mga lalaki naman na nakakanig, hindi mahalaga ang anyong panlabas. Ang maganda nasa loob. Nasa loob ng damit. Ay, wala ko sinasabi ko na. Kuya Alex, may sinasabi ko pa. Di ba? Pag maputi, pink ang. Okay, natapos na tayo sa utom na loob. Natapos na tayo sa usapang gluta dahil nga, syempre, kagandahan. Ito naman sa tingin ng iba, maganda ito. Sa tingin naman ng iba din, hindi naman maganda. So, pag-uusapan natin ang SIM Registration Act sa pagbabalik yan na... TikTok! Hey, SIM Registration! Ano ba yung SIM Registration Act na yon? Ang ibig sabihin, tayong mga naka, yung ilan ng mga naka prepaid, yes. Postpaid, ay naka-register na. Yes. Yung lahat ng halos 90% ng may SIM card ay prepaid, kailangan na rin ipa-register. Correct. Pero bakit ba kailangan to? Kabilang ba kayo sa mga nakakatanggap ng text scams? Mainit na usapan ang pagpasa ng SIM Registration Act na layon sugpuin ang mga naglipa ng text scams. Pero paano nga ba magagawa yon? Panoorin natin to. Umiyak! Sobrang bago mo, Mai. Hindi, bibili na namin. Grupo sa Grab. Ito, nag-aambagan namin. Talagang iyak na lang ang kayang gawin na nag-viral na delivery rider na yan na biktima ng fake booking. Ang in-order at i-deliver sana niyang pagkain, ayun! Parang bulang naglaho at hindi na mag-contact ang nag-book sa kanilang delivery app. Ang bang-bang bangu sa Antipolo, na-scam din ng isang nagpakilalang customer na nagtatrabaho daw sa munisipyo ng Antipolo. Yan ang nakapost sa kanilang Facebook page. Ang in-order nito, 20 box ng bangsilog o bangus na may itlog. Pero makaraan ng isang oras, hindi na nagparamdam ang manggagantsong scammer. Kaya't para mabawi ang lugi, pinost na lamang ng mga staff nito ang masaklap na nangyari sa kanila at hinikayat ang mga suki nila na bili ng na-order na na pagkain. Napapagod naman kakablock ng unknown numbers sina Jen at JV. Pero ang text spam at scam messages, hindi naman napapagod kakapasok. Sa isang araw, sir, nakakatanggap ako ng mga 6 or 8 beses na text. Pero ini-ignore ko lang, sir, yung mga text na yon kasi alam ko talaga na scam yon. Delikado rin kasi syempre hindi natin masasabi yung ano, baka mamaya scam tapos kung anong gawin sa'yo. O minsan nanghihingi ng pera, di ba? Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong October 10 ang SIM Card Registration Act o Republic Act No. 11934.
Inaasahang matitigil na ang mga scam o modus na to. Obligado na kasing magparehistro ng mga may-ari ng SIM card sa public telecommunication entities o PTEs sa pamamagitan ng ibibigay nilang platform o website. Ibig sabihin, kailangang ibigay ang iyong pangalan, birthday, kasarian, address at valid ID tulad ng passport. Failure to comply results to the grant of authority for telecommunications entities to automatically deactivate services to the specific SIM card subscriber under the force of law. Kapag napatunayang nagbigay ng maling impormasyon ang isang subscriber, posibleng maharap sa 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong o 100,000 piso hanggang 300,000 piso na multa. Bibigyan lamang ang mga subscriber ng 6 na buwan para iparehistro ang kanilang SIM card. Kung hindi kaya sa loob ng 6 na buwan, may palugit pang 4 na buwan. Kung may agam-agam ka sa data privacy, nakapaloob naman sa batas na ito na bawal isa publiko ng telco companies ang kahit anong impormasyon ng subscriber. Marami kasi ang kinakabahan dahil baka maggamit ang personal information sa maling paraan. Meron tayong mga abang karanasan na ang mga ganitong klase ng batas ay pwedeng ma-weaponize o pwedeng abusuhin ng pamahalaan. At ang tatamaan dito ay yung right to privacy ng ordinaryong mamamayan. Hindi po pwede na sa pagsugpo ng mga online scams, ang isasakripisyo naman natin yung right to privacy ng mga kababayan natin. Hindi yung mga resellers ang kukolekt ng information. So, pagbili nyo ng SIM card, hindi po yung sari-sari store ang kukuha ng personal information nyo. Ibebenta sa inyo is yung SIM card at wala akong hihingi mga personal information. Pero ang status po ng SIM card mo is deactivated. Tapos, pagkabit nyo sa cellphone nyo, kailangan mag-login kayo to the site of the telco at doon kukunin yung pag-register nyo, yung kukunin yung identity nyo. Kinakabahan ka pa rin ba? E kaya mo bang hindi gumamit ng cellphone? Pag-usapan natin yan dito sa TikTok. Parang nakakatawa. Pero ako hindi. Kasi tayo, post-prepaid na tayo. We've given it already. And even the pre-registered, yung mga prepaid, nakakatanggap rin. So parang wala naman siya pinipili. Pero nakakatanggap ka ng mga with my bogus text. Yes, of course. Marami. Yung hindi ko sabihin na nakakatakot. Kasi kumbaga hindi lang ito eh. Hindi lang itong SIM Registration Act. Technology in itself, yes, kung saan papunta, yes. Sobrang may access na lahat sa lahat ng impormasyon mo. Mahahack ka. Uh-oh. Ilan na kaibigan natin na hack. Oo nga. Diba? Pagkatapos, so yun lang ang kinatatakutan ng tao na doon tayo pausad with this SIM Registration Act. Mm-mm. Dahil scammers, mga nagdo-donate, hindi naman pala totoo. Yes. Credit card ko, ilang beses na nagamit sa Amerika. Talaga? Ilang beses yun. Daan-daang libo yun. Ako, eto, kasi first of all, low-tech ako. Gusto ko yung SIM Registration Act or bill kasi nga, deterrent siya. It's not going to eradicate yung mga scams and mga fraud na mga ganyan. Pero mag-iisip yung isang tao na magsasend ng text kasi dapat alam na yung pangalan mo lalabas doon. Yun lang sa akin. Ma-permission na talaga kasi siya. Yes. Dati kasi, dideadmahin mo lang. Parang wrong send. Pero ngayon kasi, di ba, like for example, dati sa umaga mo lang siya makukuha in the day. Ngayon hanggang madaling araw. Hindi po pinalimbawa, ikaw, di ba nag-away kayo? Like, for example, nag-away kayo nung jowa mo. Oh. Tapos iniintay mo mag-sorry siya. So, iintay mo ng di ba? May hugot na naman. Ang tagal-tagal naman mag-text. Hindi ako unang mag-text. Kailangan mag-text siya. So, makakatalugan mo na. Una pang nag-text ang scam, magigising ka. Magigising ka kasi tumunod yung phone mo. Ang tagal-tagal mo yun. Nakatalugan mo na. Pagtingin mo, scam. Mabungisip. Hindi ka na makakatulad. Sira na yung gabi mo. Hindi na ganito yung message. Magpa-away ba kayo ng shota mo? Alam na. Huwag muna tayo lumayo sa national o whatever. Ito sa mga kaibigan ko lang. Hindi ako pabor o masasabi ako kung saan ako. Pero ito, nakakatanggap ako minsan ng message na new number. Mm-hmm. Nasabing, hello Alex, kumusta ka na? Oo. May mga kaibigan ako na nagpapalit ng numero ng ilang beses sa isang taon
na hindi man lang nagpapasabi, nakakala mo, ramdam mo na, si ano to, si Jitri to. Yung mga nagpapalit na mga SIM number sa inyo, ha? Masamang tao ba kayo? Pahit-pahit kayo ng number? may kaibigan ako, tatlong beses nagpapalit ng number, may tinataguan siguro mga utang-utang. Oh, may mabura ko dyan mag-SIM registration tayo kasi at least kahit paano, may konting check and balance. Pag na-register yung SIM, lalabas yung pangalan na? No. Hindi, ang ibig sabihin, pag tumalog ka sa Viber, may mga network na sa SIM ng mga network provider na lumalabas automatic, ha? Yes. Pero nagtanggal ng Viber na rin yun. Oo, nag-Viber. Nag-picture mo. Security. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na pwede tayong maglagay ng batas sa Pilipinas, pero lagi talaga maghahanap ang mga masasamang tao. Kasi natatandaan nyo, ang stoplight, deterrent yan for traffic violation. Wala ka pang pakialam, red light, wala kang pakialam. Lalo na paghating gabi, wala naman ating. So, nasa ano pa yun ang tao yan. Kaya magagawa tayo ng maraming batas. Katulad niyan, yung tinanggal yung pagpapangalan sa Viber, safety naman daw. Yung GCash nga ngayon, asterisk na rin yung pangalan. Yes. Just a few letters na lang. Tama. Hindi ko alam ha, pero... What you're saying is, it's a chance for criminals to be more creative. Yes. Hindi, gagawa tayo ng batas, pero magkakagawa ulit sila ng isa sa pang batas, para maprotektahan. Yes. Laban doon sa mga kasi gagawa ng bago. Kasi pwede magpasa ng fake, ha? Na information. Oo. Mm-hmm. Eh, di ba may negosyo nga na bumibili sila ng yung mga text buying, di ba? Yung ano, mananalo. You contract a company, they have 50,000 SIM cards. Mm-hmm. Yes. So, babayaran mo lang yan. Kunyari, for example, yung 50,000 na gusto mo na votes, o sige, sa halagang 1 million, 50,000 na magte-text. Boto. May mga ganong negosyo. Kasi nga, hindi nga siya nare-register. Mm-hmm. Binibili mo lang yan ng 30 pesos. Correct. Ilo-load mo lang yon. But that's already a business. Yung mga kailangan manalo sa mga beauty contest, mga manalo sa mga singing contest, reality shows, binibili nila. So all in all, palagi ko, parang tama naman. Yes. Tama. Oh, kasi nga, deterrent nga siya. Deterrent. Huwag lang maaabuso. Yes. And the thing with the SIM registration, there's no cap. You can buy as many SIMs that you want, basta magpapakita ka lang ng ID. Ayan. So kahit maraming SIM, under one name. Yes. So, wala siyang cap. So limago na nga, sabi lang, ang ayaw lang natin, kinukulect natin information. Kasi may expose information natin. Pero maganda naman yung ginagawa ng yung SIM card. Mas marami siyang benefit para sa akin. Ako, pabor ako dyan. Ako rin. Alex, di ba? Yes. Di ba nung contact tracing nga nagsusulat nga tayo ng mga info natin sa mall eh. At saka natakot na makukuha yung, di ba, yung privacy. Kaya nga nagsimula yung maraming scams. Yung simula nung lahat na. Tapos ngayon, yung mga deliveries pa natin, may pangalan tayo dun eh. So, meron ka na rin nabibili ngayon sa mga online shops na pangbura. Kasi minsan, pag nakukuha yung mga plastic na yun, ng mga wrapper ng mga, kinukuha nila from there. Totoo. Yung label. Yes, na may pangalan mo, may info, may address. Address. Cell number, tsaka address. Oo, kasi minsan, ma'am, may delivery ka po. Tapos wala naman pala siyang in order. Yun. Binigay na natin lahat ng information nung pandemic, ka-contact tracing. Nabiktima ako. Nabiktima ako niyan. Dahil sa nagbibigay ng information sa mall, sa isang car company, may nakita ko, bigay ako information. Tago na lang sa pangalang Ford, no? tapos, nasa bahay ako, naka-receive ako ng letter. Nakalagay sa letter, binasa ko sa tabi ng asawa ko. Dear Mr. Calia, we'd like to recall your Ford Everest because of airbag malfunction. Kung natouch ako, concerned sila. Wala akong Ford wala Everest. Wala kang Ford. Ang tingin sa asawa ko, sabi niya, so may Ford Everest ka? San Lupinar? Talaga? Biktima ako. True story yan. True story to. Oh my gosh. 2019. Kaya nga nagkaroon kami ng hello, my friends, to Ford Everest. Sabihin niya ka ng Ford. Hindi. Nakakiramiram ako sa iba. Lalaban ba ako sa Ford? Dami yung kotse, pinupus niya. Ayang pali. Ano yun, nagkamali sa paggamit ng data. Napunta dun sa data nila na may database nila na akala may kotse ako. Okay. So may 180 days ka, anong ID kung wala ka pang national ID? Pwede naman lahat ng ID. National ID lang dapat? Yun ang gusto nila, national ID. Sabi nga ng iba, paano yung pag wala kang driver's license? NBI clearance, yes. Sabi nila, pwede daw ang student ID. Sabi nila, ko student ID, baka mga fake. Yes. So it defeats the purpose of validating if that ID is true. Is valid. TIN ID is valid. TIN ID. Kasi sa'yo lang yung number na yun. Eh. Yun humanap sila ng paraan na lahat may validong ID. Pero yung TIN ID, kakay, walang picture. Ay, nilagyan ko ng picture, ang ganda. optional yun, hindi. Ako dapat parang kotse. Dapat driver's license. Pag may garahe ka, may isang, ibig sabihin, pag may SIM ka, dapat isang cellphone mo. Pag may cellphone ka, isa pa, allowed ka mag-isa pang SIM. Ibig sabihin, magpakita ka ng mga SIM, mga cellphone units.
Diyos ko, nakakagutom itong usapan na ito, ha? Okay, time to talk about food. Since ano, banggit mo ng pagkain, di pag-usapan natin ang pagkain. Pag-usapan natin ang paborito nating mga street food. Walang iba kundi ang lumpia Shanghai. Lumpia Shanghai ang topic natin talaga. Kasi yan yung lumpia. Kayang na, no, na-vote ng Taste Atlas na second best street food. Wow. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik na TikTok! Pag madalas ka kumain ng street food. Ganyan talaga. ganyan talaga pagka puno ang iyong comedy act. Yes! Oh, yes. Alam ko gusto niyo akong tusok-tusokin ngayon. Alam ko gusto niyo akong tusok-tusokin ngayon kasi tusok-tusok is life. Sa mga mahilig sa street food dyan, hinahinay lang po ha. May ilang paalala ang mga eksperto sa pagkain ng mga paborito nating pang-merienda. Heto ang report. Mura, masarap at mabibili kahit saan. Sino nga naman bang tatanggi sa tusok-tusok at tuhog-tuhog? Nandyan ang all-time paborito nating fishball, kwek-kwek, kikyam, chicken skin, betamax, isaw at balun-balunan. Street foods ang tawag dyan o mga pagkain na karaniwang maikita sa kalye o tabing kalsada. Perfect na perfect ito pag sinamahan pa ng palamig. Sure na mabilis na masusolve ang gutom at uho mo rito. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Ang siya kasing tinipid nyo sa street food, baka ipambayo pa sa ospital. Wala namang hard and fast rule, no? Kung isang beses ka lang ba isang buwan pwedeng kumain ng street food. Wala namang po ganung pag-aaral na sinagawa, ano? Ang sinasabi lang po natin kasi medyo scary. For example, yung sausawan, yung suka o yung gravy, kung sino-sino yung kumukuha o dumudot-dot lang nung sausawan, okay? Tapos minsan siguro hilo-hilo rin yung pagkain, hindi natin sigurado. Ang street food vendor na si Diana, naiintindihan hindi para sa lahat ang street food. Meron daw kasing marumi ang gamit, habang ang iba nga, inuulit ang ginamit na mantika. Si Diana, sinisiguro ang kanyang tenda ay malinis. Gabi pa lang malinis na po lahat ng gagamitin, naka-arrange na po. Normal lang naman po na isipin nila na madami yung paggawa kasi meron, di ko naman po nila lahat pero meron po namang iba na nakikita rin po ng marami. Para naman sa isang eksperto, hindi naman masama kumain ng street foods kung paminsan-minsan basta wag lang dalasan. Pag meron ka kinain na ayaw tanggapin ng ating sikmura, dalawa lang po ang pwede pong mangyari. Sumusuka, LBM. Sobrang sakit ng tiyan. Okay? Talaga pong crampy abdominal pain. Iba po nahihilo. Yung iba po sa kakasuka, kaka-LBM po, nilalagnat. Okay? Yung iba naman po talaga, rashes. Sa Pilipinas kasi common talaga yung Escherichia coli, E. coli. Not to mention also the fact na kung, di ba, may kasamang palamig yan eh. Baka mamaya hindi malinis yung tubig, kung saan lang po kinuha. So dito papasok po yung amoeba, cholera L4. Dito papasok po yung iba pa mga salmonella. Ilang beses na pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa pagkain ng street foods. At isa daw sa dapat iwasan ng itlog dahil paborito itong tirahan ng mga bakterya. Bagamat hirap ang DOH na i-monitor ang street foods dahil sa palipat-lipat na pwesto, pinag-aaralan naman daw nila ang paglalagay ng regulasyon at pamantayan na maaaring ipatupad ng lahat ng local government units o LGU. Kumakain ba ng street foods ang mga kasama ko? Sino ba ang masiselan dito sa pagkain? Share mo na yan dito sa TikTok! Ay naku, ako ang original tusok-tusok queen talaga. Alam mo yung ano, yung fishball? Yes. Alam mo, one time, nawala siya doon sa tapat ng bahay namin. Sabi ko, eh, gustong-gusto ko talaga. Pero pinablatter mo. Pinablatter ko. Hindi naman. Pero hinabol ko siya doon sa bahay niya talaga doon sa liblib ng mga talagang doon sa urban poor na tumataho lahat ng mga aso. Kinatok ko talaga yung bahay. Yung sauce po kasi. Ano ba
ba yung sauce mo yung matamis na maanghang? Pinimbestigan ni Ate Corinne yung sauce kung ilan yung 5% ba yung ang kalabahan na sa 10 sauce, tatlo lang talaga. Nakakailang fishball ka, Ate Corinne? Kaya ko ng mga 20 sa isang upo. Oh my God! Ano kaya mo? Yung crispy-crispy or yung ano lang, crispy, medyo lang? Crispy talaga. Pero alam mo yung favorite street food ko, hindi masyado na yung fishball, hindi na siya kumakain. Gusto ko taho at saka dirty ice cream. Ayan. Yan sa akin ang favorite street food ko. Ang social naman na street food mo. Dirty ice cream at saka taho. Yung taho, syempre, iba yung arnibal, tapos yung mga malilit na sagot. Tapos sa umaga, ay, ang init-init. Tapos pag summer, keso na sorbetes. Ayan, ay, nagliliwanag ang mga mata ni Patty pag pagkain ang pinag-uusapan. Pero alam nyo ba na ang fishball ay scrap ng isda yun? Yes, sabi mo nga. Kasi nalaman ko yan nung yung dati nung bagets ako namamalengke ako dito sa may ano sa may Guadalupe. Hindi na pala ako bagets noon. Doon ko lang nalaman siya. Naririnig-rinig ko lang sa probinsya. Nakikita ko yung 'di ba pag nagpapalinis ka ng isda sa palengke, hindi naman lahat nilalagay. Tapos may mga konti mga laman na nakadikit. Kinukuha nila, tinanong ko yung isang kuya, ano dadalhin namin to sa Malabon sa paggawaan ng fishball? Sabi niya, ay bakit kuya, ito kasi yung ginagawang fishball. Paglasa. Ang dami nilang kailangan itunin pala. Pero hindi naman bulok. Hindi naman siguro. Pero kasi siyempre, pag pinagsama-sama mo yun, madam, tapos ang tagal mong binahe, parang papunta na rin doon. Papunta na rin doon. Pero kaya sana, pagka hindi naman kasi natin malalaman kung madumi ba talaga o hindi. Kasi unless may epekto sa katawan natin. Paano naman nangyari na yung lumpiang Shanghai ang naging ano? Sarap. Number two. Best street food. Sa taste as last. Diyan ako naniniwala na mali ang nakuha nilang mga tao sa survey. Dahil social. Kaya ako naniniwala sa survey. Hindi. Lumpiang Shanghai favorite ko yan. Pero hindi siya street food. Hindi naman siya street food. Parang nagpunta sila sa summer sa isang village at may party. What's the favorite street food here? Sa Shanghai, di ba, lagi pag may birthday party, yan ang unang nauubos kasama ng barbecue. Kasi ang bilis damputin, isasasa mo lang. Hindi lang inuubos, siya nang madaling iuwi. Yes. May mga pagkata ko na sa bulsa na dito yan, oh, mga 20 minutes lang Shanghai yan. May subo pa. Pero kasi may revival din ng street food sa mga kabataan. Kasi pag nagpupunta ka ngayon sa poblasyon, di ba siyempre, every weekend, nagpa-party-party ng mga tao. Yeah. Pobla, they call it Pobla. Ngayon, pagkatapos mo uminom, siyempre, gutom. So yung mga bata ngayon, introduced na sila to street food. Kasi sa poblasyon, marami ng mga cart. Okay. So makikita mo mga nakaporma, maganda yung mga damit, nagtutusok-tusok sila ng fish. Pero di ba, nagsimula yung Kuya, may tusok-tusok. Yeah. Mga taga-asal. Sa viral. Taga-Merino. Anineo. Anineo. Egg? Hindi naman nag-egg. Egg? Kuya, may tusok-tusok there. Kasi pinasocial din nila yung ano eh, vinegar garnished with onion. Pero umamin kayo. Masarap naman talaga minsan yung madumi. Mas masarap pang mas madumi. For me, ha? Iba na naman ang ibig sabihin. Iba na naman. Actually, ako natatakot. Hinugasan. Hindi nugasan, kasi sa sobrang hugas, ang linis na nawawala yung vitamin lasa, at lasa. Dishwashing liquid. Dapat masarap kumain sa umaga. Yung umaga-umaga yan talaga yung... walang tayuan. Yung pagkain at sinerve sa'yo. Kuya, street food ah. Walang alisan ha, dito na to. Kuya, street food ah. Street food ah. Pinag-usapan ha. Pag-galing sa labas ah. Kaya na. Galing sa street yun, pagtasok. So ikaw, ano favorite street food mo? Ako? Oo. Nagusto ko rin taho. Nagusto ko rin taho, pero ano siya, nilalako siya. Kaya lang galit na galit ako sa taho. Bakit? Diba parang may sa demonyo yung nagtitinda. Di ba sisigaw siya, taho, tapos magmamadali kayo. Yung tasa, yung barya. At sino magtataho? Paglabas mo, wala na. Layo na! Ang layo na. May sa demonyo talaga yung magtataho. Grabe ka naman. Ako, kwek-kwek. Ay, kwek-kwek. Gusto ko rin yung kwek-kwek. Ako yung ako ng kwek-kwek. Yan yung egg. Yan yung egg. Yan yung orange egg. After you eat 3 or 4, sumasakit na yung bato mo yan. Nasa edad na yun, hindi ka sa kwek-kwek. Hindi ko naman pinapanggap. Ano yan? Papatibay ng ano yan? Pero sinasabi ko yan ang effect sa akin ng kwek-kwek. One time when I ate a lot, parang nadaramdaman ko talaga sumakit yung bato ko. Baka naman yung... Eh, paano ka sa ulo mo? Eh, edad na yan. Hindi, sabi ko naman yun. When I ate a lot, saan pag ulo mo? Eh, you ate a lot eh. Alam mo bakit? You ate a lot. Alat yun, maalas. Oh,
nasagot na yung tanong mo. Hindi na misteryo yun, ha, Patty. Hindi na yung misteryo. May tanong ako sa atin. Yung street food, ba kailangan sa street lang kinakain? Kaya tinawag na street food? Oo nga. Mas masarap mo sa street. Mas masarap. Ang sarap yung vibe. Kasi pag inuwi mo na sa bahay, tama. Hindi mo makuha yung sausawan eh. Ito na uso yung double dip. Bawal yung double dip. Kaya rin nagkakaroon ng problema kasi pag dinouble dip, tapos, yung susubo, tapos sausaw sa ulit. So, yung laway. Yung magkakasabay kayo doon, isang pamilya na kayo. Parang halika din kayong lahat. Kasi yung feature, hindi ko na maalala kung anong TV show yun, parang documentary. Pinakita rin kasi kung gaano kadume. Yung chopping board na ginagamit nila pag-chop ng mga onions, ng bawang, parang hindi na hinahuhugasan. Yeah. Tapos sama-sama na doon. Tapos yung sasanga, yung suka. Yung hindi bali ko yung suka na nabibili sa supermarket. Ito yung mga suka na sa galon-galon. Kasama yun sa nagpapasarap. Kaya yung 8 a lot. Hindi, alam mo, nagpapa... Nagpapasarap doon yung dumi. Ang nagpapa... Oh, bukod sa dumi, sabi ko nga sa'yo, di ba? Habang madumi. Ang nagpapakalma sa akin doon, yung mantika. As long as may kumugulong mantika, panatag ako na... Siguro, yung alcohol niya, 99.9%, may tinitirang 1%, di ba? 1%, di ba? At least yung mantika, pag ginan... Okay, pwera na lang yung mantika mo, 1,000 times nang ginamit. Ayun nga yung pampasarap dun eh. Naku, yan din ang pampakanser. Oh, kasi saturated fat. Carcinogenic. It escalated quickly. Dun lang tayo sa I ate a lot. Hanggang sa... cancer na. Pero street food is also one of the best ways to experience a country's culture. Correct. Yes. I agree. Saka hindi lang naman tayo eh. Lahat halos sa Asia may street food. At walang lumpiang Shanghai na street food sa Pilipinas. Wala. Meron daw sa probinsya. Meron sa probinsya, pero hindi siya kilala as a street food. Magkano isang piraso toge. Ng ano? Toge ang mas popular. Isang 2 piso, kakapiranggo. 16 pesos, di ba, yung malaki? Yung lumpiang Shanghai, depende yung mahaba yun. Eh. Siguro 2 pisong ganun, pero sa gitna lang lahat. Parang kaya... Paano? Sana yun? Parang ganun ka pa. Nung ano sa gitna. Yung parang aksidente lang yung laman, no? Oo, pero mahaba yun. Ito, sana. Yung galit na ganito may ari, may laman? Sabi sa inyo, huwag lang laman. Pero sarap ng lumpia Shanghai. Chili sauce. Hindi ako agree na number 2, dapat number 1 siya. Number 1. Number 1, dapat ang lumpiang Shanghai. Pero I vote for kwek-kwek. Okay. Ay, hindi pala. Fishball. Ako tahong. Or sorbet. Classic dirty ice cream. Social naman kay Patty. Dirty ice cream? Ang sarap bakit street food. Yun yung original. Yung isaw, masarap yung isaw. Isaw ako. Yung chicken ganun. Maliit na. Yung malaki. Bituks. Gusto ko yung bituka ng manang. Kasong kainin yun. Yung isaw nga lang talaga, masarap pag malinis pag hindi amoy kyoe. Ako kahit amoy kyoe. Amoy kyoe. Nako kasi yung 8 a lot. Ang dami natin pinag-usapan. Realis talaga. Sige ba ulitin? Gamot. Same registration. Pero hindi pa kami tapos, kaya dyan lang kayo. Babalik ang... Glutathione kasi. Oo, naman nagka-award ako doon. Yes! Wow. Favorite journalism! Yeah. International. Yes. Yeah. How about you, G3? Gusto ko yung SIM registration app. Kasi deterrent nga siya. Yeah. Tsaka parang wala nang stalkers, di ba? Ay, totoo yun. Dami siguro. Scammer na yan. Mapunta na sila lahat sa impyerno. Ay, grabe. Diretso. Ako street food. Street food? Ano nga favorite mo? Gusto ko yung Proben. Wala kasi hindi nyo kasi kilala yung Proben. Sa probinsya lang yan. Pero gusto ko... Proben for probinsya? Izaw. Yeah. Izaw! Kaya Proben, probinsya. And for the male, the only thorn. Ako, balansi talaga ako eh. Sa lahat ng topic kasi pwede mo na i-connect yan eh. Paano? Parang mawala ng problema si Ate Coring, dapat yung nagtitinda ng street food, eh yung registration niya ng SIM, yung SIM niya naka-register para matetext niya. Tapos yung sausawa ng street food sa gluta. Hindi ba natin magsama-samain yan eh? Oo nga, no. Kaya tayo mabahay, dahil kayo nagsinamimili. Kaya
nakikita mo, nung wala tayo, kanina off-air tayo, pinag-chichikahan nyo yung mga relasyons. Getting on my nerve. Wow! That's the best thing to talk about. Mga relationships talaga. Basta ito na ha, amin ang pinag-uusapan, iniisip nyo pa lang. Kasi pag-uusapan natin, ang dapat pag-usapan. Yes. Pero please, sa trip ha, walang basagan. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Kaya sama-sama tayong muli sa susunod na Sabado alas 8 ng gabi dito lang sa Signal TV. Ito ang... See?